Itinakas ng isang lalaki ang bangkay ng kanyang anak mula naman sa isang pagamutang bayan sa Malabon dahil po sa kawala ng pambayad. May ilan na mga nagmagandang loob at nagbigay ho ng pera at pagkain sa lalaki. Narito po ang report ni Mav Gonzalez. Nakasalampak sa bangketa, yakap-yakap ang isang balumbunang tela na yun pala'y bangkay ng anak niya. Ganito namin inabutan si Marlon De Leon sa labas ng Missionaries of Charity sa Tayuman, Manila kaninang hating gabi. Kwento niya, galing sila sa pagamutang bayan sa Malabon. Dalawang araw na kasing dumudumi at nagsusuka ang dalawang taong gulang na anak niyang si Kevin. Magkasakit po to siya dinala ko sa ospital Tapos pagdating sa ospital, sabi ng doktor, di na daw pwede mabubuhay siya, mapatay na daw siya. Tapos dinala sa morgue, dinakas ko na lang siya. Hindi nga, wala nga akong pira, nagagila pa para pa-injection sa kanya Ayon kay Dr. Emerlito Bungay, attending physician sa pagamutang bayan ng Malabon, dead on arrival na ang bata sa ospital. Sinubukan pa raw nilang i-revive ang bata, ngunit namatay rin siya dahil sa severe dehydration at malnutrition. Wala naman daw babayaran ng ama sa ospital, maliban na lang sa gamot na kailangan pang resuscitate. Nakahiwalay na kwarto ang morgue sa ospital, kaya hindi na rin daw nahabol ng gwardiya ang tatay nang itakas niya ang bata. Sunod sa payo ng isang kaibigan, pumunta si Marlon sa Missionaries of Charity para humingi ng tulong pampalibing sa anak. Ang problema, 10 oras na ng gabi kaya di na siya natulungan ng mga madre. Doon na siya sa labas ng charity home inabutan ng mga rumesponding polis. Sabi ko, aminin mo sa akin, baka tinakas mo yan. Anak mo ba yan? Anak ko po ito, sir. Aminin ko po sa inyo, tinakas ko po ito. Sabi niya, dahil wala po akong kakayahan na bayaran yung pag-iimbalsa mo sa bata. May mga mabuting Samaritano na nag-abot sa kanya ng konting pera at pagkain. Pati ang polis na rumesponde, nagbigay ng pangkain. Ang lalaking nito, narinig lang daw ang report ng insidente sa radyo. Minabuti niyang dumaan na rito bago umuwi sa Tondo. Bakit hindi pa kumakain? Kaya pinilit ko po bumalik kasi malapit lang naman po yung Tayuman. Naisip ko siyempre, kasi tao lang tayo posibleng mangyari sa atin. So, naano naman ako doon. Kaya ko namang tumulong kahit papaano sa maliit na paraan, ginawa ko na po. Pumayag na rin ang tatay na dalhin ang bata sa Jose Reyes Medical Center bago siya ilibing sa tulong ni Manila Vice Mayor Isko Moreno. Para sa Unang Balita, Mav Gonzalez reporting.